Magandang umaga mga kaibigan, muli balik tayo sa farm. May gusto naman po kaming i-share sa inyo ngayong umaga. Kagaya ng lugar na ito, kung saan ako nakatayo ngayon, ito po ay gubat. Kung makita nyo, yan ay hindi pa namin nagalaw, untouched pa siya. Yan ang kalagayan ng lugar na ito. Pero dito sa kabilang side, ito po, ito na siya ngayon, pinalinis po natin ito. Pinalinis po natin ito at tinaniman ng talong. Okay, so gusto kong i-share sa inyo ang ideyang ito kasi ang ginawa natin multi-crop din, talong at luya. So paano yon? At pagkatapos, bakit nakapagtanim tayo sa isang lugar na hindi po naararo? Actually, hindi po natin ito pinaararo muna kahit yung manual na pag-aararo kasi kaka-open lang nito. Therefore, marami siyang ugat. Bagaman tinatanggal natin yung ilang mga ugat, pero talagang sa dami at malalaki, hindi natin kayang manumanuhin isa-isa at napakatagal matapos. So, ang ginawa natin, palipasin natin ang mga isang taon para yung ibang mga ugat na yan ay mabubulok na siya after 1 year. Pero meantime, papakinabangan natin siya. Paano, no? So, nagtanim tayo ng talong. Siya nga pala, ang lahi ng talong natin ay yung Calixto F1, yan ang bagong mga variety ngayon. Medyo hindi masyadong nagtataas at hindi naman masyadong mahaba din yung bunga, pero marami din siya magbunga. Angkop sa lugar na ito, yung variety na ito, kasi kung makita ninyo, overlooking po ito, nasnasan po ito ng hangin. Therefore, dapat medyo hindi masyadong matangkad na pananim ang ilalagay natin dito. Dahil yan ang number one na kalaban natin dito, yung hangin, foggy, at saka yung laging maulan. So ito po, ipakita ko lang sa inyo yung tanim natin na talong after 2 weeks, no? After 2 weeks, malago na siya. Ang ginawa lang po natin dito ay ginahukan siya, nilagyan ng linya, tapos gahukan, tapos lagyan lang po siya ng kunting basal na yung organic fertilizer, yung chicken manure. Kunti lang po, no? Tapos iwasan lang lagi na huwag mapatanim doon sa ipot mismo o di kaya matambakan ng ipot yung katawan ng talong natin para hindi siya ma-atake ng microbes, bad bacteria, at saka fungus. So yan lagi ang binabantayan natin. Pagkatapos, ayan na po siya. Malago na yung ating talong in 2 weeks time kahit na wala po itong araro. Maganda po kasi ang lupa din dito, ang soil po dito is clay loam. So medyo clay siya na mataba. Medyo may pula ng konti dahil clay nga, no? Pero malambot naman ka yung ibang bahagi. Ayan ito, malambot siya kapag ka na cultivate na po siya. Malambot po siya. Ngayon, binanggit ko kanina na mayroon tayong multi-cropping na gagawin dito. Oo, kasi itong talong natin, lagyan po natin ito ng luya dito sa pagitan. Pagkatapos na malagyan po natin siya ng another set ng chicken manure and kunting pitik siguro ng nitrogen. So that will be 4600. Taniman natin dito ng luya. Kasi ang luya, okay lang sa kanya dito sa gitna at kapag lumago itong talong, masisilungan siya ng konti. Okay lang sa kanya na half-shaded siya dyan. Pagkatapos, ang lifespan po ng luya is mga 10 months to 1 year ang harvest niya. So habang inaalagaan po natin yung talong, naaalagaan din po natin yung luya at the same time. Pagkatapos, ang target lifespan din po ng ating talong ay 1 year din po. And dahil after unang set ng pagbubunga niya, we have to prune it. Ipoprone po natin siya ng panibagong sibol. Papatayin na natin yung mga sanga na nagbunga, mamamatay na yon, i-cut natin yan. Magpapasibol tayo ng panibago, 1 or 2, no? 1 or 2 para sa panibagong set ng pagbubunga ng talong. Kaya pwede natin i-target ng 1 year din yung ang buhay o lifespan nitong talong natin. Yung iba nga, sobra pa 1 year na nagbubunga. So itong area, no? Yan, pinalinis natin siya. Makikita ninyo ngayon ay ano pa?
virgin pa yung kanyang paligid, maririnig mo pa yung mga ibon dito sa gubat. Napakasarap mag-farming pagka ganito yung nature, ano? Yan, mga ibon na talagang wild pa. At minsan, nakakakita pa po tayo dito ng wild chicken andyan sa ating kamatisan, ano? Tapos, mga kaibigan, na-share ko na sa inyo, no, na yan po ay project natin na multi-crop. Maglalagay po tayo ng luya. Timely po ito, mga kaibigan, kasi itong talong natin, 1 week advance. 1 week advance ito sa pagpapatanim naman natin ng kamatis. So, habang nagpapatubo tayo ng talong, nagtatanim ng kamatis, tapos nag-aalaga ng talong, nag-aalaga ng kamatis, lipat-lipat lang po ang trabaho natin. Tapos yung kamatis natin, as I mentioned doon sa isa kong episode, mayroon din yan multi-crop na luya sa gitna at saka may ampalaya po yan. Nakaprepare po yan sa ampalaya. Kaya almost 1 year din po yung project na yan para bago matapos. Kasi dahil nga magkasunod, no? Magkasunod ang production ng kamatis, ampalaya at ng luya. So, ayan po mga kaibigan. Diskarte lang po ang ginawa natin dito kasi hindi pa po natin talaga siya malinang ng maayos. Siguro ito time na ito na pwede na siyang gahukin pagkatapos ng mga tropa na maglinis naman doon sa isang area. Gagahukay na po nila ito. Aabunuhan siya ng ipot at 4600 sa kagahukin po ito. Ito lang po, no? Lilinangin nila yung paligid nito. Tapos ay lagyan ng lupa para magiging daan itong area na ito sa gitna, magiging malinis. Tapos magiging maganda naman ang support dito sa ating talungan. So yan po, na-share ko sa inyo yung diskarte po na ginawa natin dito kahit papaano ay pagaman virgin po ito. Pero makita nyo naman ang response ng halaman, ng talong. As long as alam natin yung maibibigay natin yung kailangan nila at masupport natin yung kailangan ng halaman habang lumalago po sila ng lumalago kahit na hindi man siya masyadong na-prepare yung area. So yan po, sana nakatulong po ito sa mga kapwa farmer na medyo baguhan at sa iba pang nagbabalak ng pagpa-farming kasi yung mga lupa po ninyo na bakante, no? Madali naman po i-approach ang iba't ibang uri ng lupa kasi kagaya dito, ang lupa dito, nabanggit ko na rin na clay loam po dito ang lupa. So, may kanya-kanyang approach ang bawat lupa. Meron namang sandy loam, meron talagang loam soil lang. So, madali naman po yan. Pwede nating talakayin sa susunod na subject matter, how to response or approach ng different kinds of soil para maging successful farmer or grower po tayo ng iba't ibang uri ng halaman. So, maraming salamat mga kaibigan sa mga nag-subscribe, sa mga nagtatanong. Okay lang po, sa kakayahan po naming sagutin ay sikapin naming masagot po yung inyong mga tanong. Maraming salamat!